Ako po si Brother Benedict Porlahe, nasib po ako taong 1983. Nakakilala ako sa Mahal na Panginoon sa isang krusada na ginanap sa dako ng Plaza Luton. Na-invite ako ng aking kapatid. Bago ako nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, problema ako ng mga magulang ko sapagkat ako ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. May mga bisyo katulad ng pagsusugal, pag-iinom, pagpasok sa mga disco houses. Yan ang aking buhay na dati nung wala pa ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit na ako po ay makadalo sa banal na gawain ito, dito ko nasumpungan ang ating pong dakilang Diyos na siya ngayon ang nagbago sa buhay ko. Nagkaroon ako ng insomnia dahil sa matindi kong problema. Kasi dati maganda trabaho ko sa isang kumpanya, biglang nagkaroon ng problema, kinasuhan ako ng kumpanya na hindi ko namang ginagawa, kaya hindi ko matanggap, halos hindi ako makatulog ng mga panahon na yun. At ang ginagawa ko na lamang noon, nagdandaan ko sa pag-iinom, paglalasing, hanggang sa nagkaroon ako ng insomnia, nakaiisip ko hindi ako makatulog, halos umabot ng 3 buwan. Balit na ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang panlangin ng ating pong minamahal at ginagawa ng Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, mula na ako mailihans, gumaling ako sa karamdaman kong insomnia. Simula nang gumaling ako sa insomnia ko, binago ang aking buhay. So pag-uwi ko sa aming probinsya, bahaginan ko din ng salita ng Diyos ang aking mahal na ama. Aking mahal na ama may karamdaman din sakot sa puso. Sa loob ng 10 taon, pabalik-balik ng hospital, hindi gumagaling. Nung mabahaginan ko, naniwala siya sa ating pong dakilang Diyos na siya ang magpapagaling. Kaya ang ginawa niya, sumama sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Mula nung mabautismoan siya, instant pinagaling siya sa kanyang sakit sa puso. Ang gandil yung aking mahal na ina nung kami nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gandil may karamdaman din siya, nagkaroon siya ng bato sa kidney. Kaya nung may sama namin siya sa banal na gawain ito, dito yung pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinalabas din yung kanyang bato sa kidney. Hanggang sa po, ako po ay makakilala sa ating pong dakilang Diyos, ibinigay ko ang buhay ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, naging manggagawa ng banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Dito ko nasumpungan ang tunay na pagbabago at kagalingan ng karamdaman ko. Nagkaroon ako ng sakit na bato sa apda o gallstone taong 2012. Na ito ay naramdaman ko na biglang sumakit yung tagiliran ko dito sa may ilalim ng ribs ko. Nakakala ko ito ay appendicitis lamang. Mula nung biglang sumakit ito, umabot ng 8 days na walang tigil yung sakit. Nung ito ay pina-check up ko, then gusto ko malaman kung anong sakit ito, nalaman nila na ito pala ay gallstone. So ang ginawa ko, hindi po ako nagpa-opera, hindi ako gumamit ng gamot, kundi lubusan lamang sumampalataya sa ating pong dakilang Diyos dito sa banal na gawain ito na ang Diyos ay nagpapagaling, hindi na kailangan ng gamot. Panalangin lang ng ating minamahal ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong minamahal, ginagano Pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida. Sa una't panalangin nila, bigla akong naidumi yung mga bato na mga maliit, may mga matatalas. Yung pala yung bato sa apdo, inilabas ko na. Wala pong ginamit na gamot. Inalabas ng ating pong dakilang Diyos yung gallstone ko. Kaya mula nung ako makakilala sa ating pong dakilang Diyos, ibinigay ko ang buhay ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ngayon, bagamat di mang karapat-dapat, isa na po ako sa ginagamit sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita ng ating pong dakilang Diyos. Sa lahat ng aming mga minamahal na mga kababayan na nakapanood ang aking testimony, inaanyayahan ko po kayo na dumalo, nagaganapin pong 38th Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade dito po sa Dako ng Mailaw sa November 27. Ang inyong pong mga karamdaman ay pagagalingin ng ating pong dakilang Diyos at ang lahat ng mga problema ay lulutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa una at panalangin ng aming pong minamahal at ginagal ng Pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida. Kaya ang lahat ng kapurihan ay para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po now. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, AIDS, diabetes? Mga karamdaman na wala ng kagalingan, ilay, hulag, o pipit bingi? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Kayo ba'y may problemang pampamilya o iba pang mabibigat na problema?
Nais ba ninyong magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa mga problema, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach 30th Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade. Nagaganapin sa JMCI Marilao Venue, Dulo, T. Mendoza Street, Saog, Marilao, Bulacan. Sa November 27 mula alas 10 ng umaga. Iniibig kayo ng Panginoong Jesus. Kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Will D. E. Almeida. Ito po ay libre.